Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my channel at eto na nga ang ating pinaka-aabangan na pangyayari dito sa sinusundan nating kwento ng pagkamatay nitong si Kaper Silapid. At haya na, nagsalita na si Yusek Bantag at talagang hinamon pa niya itong si Secretary Remulla ng DOJ na bumaba sa pwesto. Iyan na nga ba yung ating sinasabi? Lalong gumaganda ang laban ni Sec Bantag, ni Yusek Bantag, at lalong gumaganda ang paghahanap natin sa katotohanan dito dahil eto na, lumabas na ang mga kanya-kanyang problema sa isa't isa. Aba, eto, syempre, binanata ni Yusek Bantag yung anak ni Secretary Remulla at si Secretary Remulla dahil nga po sa pagkakasangkot ng anak nito doon sa napakalaking halaga ng high grade na Mary Jane na nahuli. Yeah po, so matindi po ang mga pahayag nitong si Yusek Bantag at talagang nung habang pinapanood ko yung video, hindi ko na pigilan yung aking sarili. Pagkatapos kong kumain, bumalik ako sa studio ko at napavlog. Dahil po, hindi po pangkaraniwan itong mga binitiwan na ito na salita ni Yusek Bantag. Dahil nga po, kitang-kita ko, gigil na gigil siya. At kitang-kita ko, ang pagpipigil niya na magmura. Napagalaman din natin na hindi naman pala talaga kanya yung mga sasakyan na yon. At naglabas din siya ng kanyang saloobin na silang mga igurot simula pagkabata nagtatrabaho na. Wala daw ba siyang karapatang magkaroon ng ari-arian? Yan po kasi ang masakit na katotohanan dito sa ating bansang Pilipinas. Kapag katutubo o netibo, mga native, parang ang tingin ng mga tao, hindi pwedeng yumaman. Hindi pwedeng sumikat. Hindi pwedeng magkaroon ng mataas na posisyon sa lipunan. Hindi po pwede. Pantay-pantay po tayo at kitang-kita ko po talaga kung gaano talaga kasama ang loob nitong si Yusek Bantag sa kanyang mga sinabi. Ito po yung pe-play ko yung video. Pero audio lang po, audio lang kasi baka madali tayo eh. Ay, miram lang po natin tong video na to sa SMNI. So, eto po, ipe-play ko lang po ha. Mahina, maliit lang yung video pero yung audio po ay malakas naman. Truth that matters. Sinasabi nitong si Secretary Boeing na nung September 9 daw ay galit na galit ako. Dahil sa pumunta itong si late Percy Lapid sa tinitirhan ko doon na kumukuha ng video. Hindi totoo na galit ako doon. Mayroon akong witnesses. Si Asik Chaklag, yung EA ko na si Philip Miguel, yung nurse namin, tatlo, ang dami kong witness na hindi ako galit na galit. Kaya hindi ako umatin doon dahil pinagpahinga ako ni Asik Chaklag. Ang sabi niya, Bok, pahinga ka na. Ako na lang ang bahala. So, siya ang humarap doon. At hindi ko nakita pa yun. Sinasabi niyang September 9? Kalukuhan yun. Sinungaling mismo si SOJ. Sasabihin ko sa taong bayan, totoo rin yung sinasabi niyong sinungaling siya. Bakit? Hindi naman totoo yun eh. Ito ang prueba ko sa sinasabing. Ito, tignan natin itong prueba na sinasabi ni Yusek Bantag. At ito, meron siyang papakitang prueba dyan. Dahilan ng pagkamatay niya? Kung makukuha niyo ito, ito ay message ko, private message ko kay SOJ Boeing sa smart niya. At nakalagay doon yung video nitong late Percy Lapid na pinorward ko sa kanya. Ayan, tanong natin.
Sec Boying Remulla, bakit hindi nyo po nireplyan si ano, si Yusek Bantag? Tauhan nyo po ito. Dapat po, ginabayan nyo po siya. Pinayuhan nyo kung ano ang maganda niyang gawin. Kasi binanatan siya nitong si Kapersilapi. Amo! Diba? Napaka ano niya, napaka... Kumbaga, critical itong chat na ito. Ha? Bilang isang DOJ secretary, at tauhan mo yung binanatan nitong si Kapersilapi, sana merong ano, meron man lang kaunting... Kumbaga, pakikisama. O meron man lang konting concern na, bata ako to, tauhan ko to sa view core, bakit to binanatan? Kausapin ko nga, i-chat ko nga. Diba? O kaya, ito, may chat pala sa akin tong tauhan ko. Teka, kausapin ko. Sana ganun man lang ang nangyari. Kaya lang, eto nga po, napapaisip talaga ang taong bayan ngayon, bakit hindi nireplyan ni Secretary Remulla etong si Yusek Bantag? Ayoy! Yan yung sinasabi nilang kinagagalit ko daw kay Persilapid. Kaya ko daw pinapatay daw. Finorward ko sa kanya yan September 7. September 7. Bakit ko finorward? Ha? Para sana bigyan ako ng payo. Kung magkaroon ako ng legal, pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, wala siyang sagot dyan. Pinorward ko yan. Ano yan? I-forward ko kay SOJ para, SOJ, patayin mo yan. Ganun ba yun? Hindi, yun ang pinupunto nila eh. Pinorward itong video para ipapatay itong si Late para si Lapid. Ipapapatay ko siya kay SOJ. Ngayon, magkasabay din na mayroon kaming group sa PNPA Class 96. Pinoward ko rin yan. Group chat yun, GC. Kasama si General Sermonia sa member nun, mga governors, mga politicians, mga Yusek, ng iba't ibang sangay ng gobyerno. At sinabi nila, ito, Bok, ang gagawin mo, procedure, ang daming sinasabing mahabang procedure, ipa-blatter mo yan sa nearest police station. Ang haba. Pero, siyempre, kinonsider ko lahat yung payo nila. Andito rin. Marami rin payo sa akin ng mga classmate ko. Monitor mo sana. Kung nakuha nyo na, sige, saka na lang. Basta ito, mayroon dito. Lahat ng evidences ko andito. Ngayon, sapat na yung ano sa akin ng bali tatlong classmate ko sa gusto nilang gawin ko legal po ano pagkaso ko daw. Pero sabi ko matagal na ano yan sa kanong i-review ko nang i-review yung video na yon. Wala naman palang kwenta. Kasi yung mga nakalagay doon ay hindi ko naman kotse nga. Yung iba kotse ko. Ning view core. General naman ako. Elementary, nagtatrabaho na kaming mga igurot. Wala ba kaming karapatan magkaroon ng pera? Yun. Ha? Ayan. Yun ang pagkakamali nitong si Kapersilapi. Kasi nga po, sa mga nakakakilala kay Kapersilapi, alam nating lahat, wag na tayong maglokohan dito. Walang plastikan. Wag nating ilihis o wag nating kalimutan kung ano talaga ang ginawa nitong si Kapersilapi. Kung ano ang ginagawa, ano ang profesyon, ano ang trabaho, ano ang ginagawa niyang pagbanat sa mga tao. Alam nating lahat 'yan, hindi po 'yan lihim. Isang bukas na libro 'yan. Basta sinabi mong Persilapi, banat lang ng banat 'yan. Ayoy! Banat ng banat na minsan, hindi natin alam kung totoo o hindi. Amo! For example, bigyan ko kayo ng example. Kay Yormes Comoreno. Ano ginawa ni Kapersilapi kay Yormes Comoreno? Sinabi ni Kapersi, binlog niya ng pagkadami-dami. Pagkadami-daming vlog. Sinabi niya, ito daw si Yormes Comoreno ay ginulpe
sa London, anong katibayan ang naipakita ni Kaper Silapid? Litrato. Litrato at kwento daw ng dalawang Pinay na taga London. Walang katibayan. Walang solid proof. May black eye daw si Yorme. Nung umuwi si Yorme ng ano, ng Maynila, makinis na makinis, walang black eye. Ang black eye, minsan tumatagal yan, 2 linggo. Magang-maga pa yan. Black eye ha, black eye. Yung black eye. Nakita niyo si Bong Navarro nung ginulpe? Ganon, black, yun ang black eye. Hindi basta-basta yan mawawala. Nung umuwi si Yorme, fresh na fresh. So wag po natin kalimutan. Talagang below the belt bumanat itong si Kaper Silapid. Katulad ng ginawa niya dito, kay Sekban, kay Yusek Bantag, na pinagsabihan niya ng damuho at patay gutom. Ayoy! Kita niyo nakapagsalita tuloy si Yusek ng ano, ng hindi ba kami, wala ba kaming karapatang magkapera o yumaman? Nakakasama naman ang loob naman talaga yon. Pero tingin ko hindi naman magagawa siguro ni Yusek Bantag na ipapatay si Kaper Silapid dahil lamang doon. Ayoy! Kasi kung yan ay paplanuhin nitong si Yusek Bantag, hindi niya na i-chat-chat o ipo-forward yung screenshot ng video ni Kaper Silapid doon kay Secretary Remulla. Bakit? Bakit hindi niya na pag-iisipan nga i-forward pa yun doon kung siya talaga ang nagpapatay? O siya ay merong planong ipapatay si Kaper Silapid? E di na-booking siya? E di dun pala mga... Oh, teka, napansin pala to ni ano? Ni Bantag. Napansin pala niya to. Aba, baka may plano to ha. Ayoy! Yan na nga ba'y sinasabi natin na dapat itong si Secretary Remulla hindi na lang siya nagsalita na nagsalita nitong mga nakaraang araw. Kasi lalo lang napasama. Nasilip pa yung nangyari sa kanyang anak. Parang gusto kong magmura eh. Sinungaling ka, SOJ. Mag-step down kaya ng challenge ko. Wala ka na daw credibility. Wala ka ng moral ascendancy sa pwesto mo. Yun po talaga ang maibaba to kaya Secretary Remulla. Unang-una na nga dahil doon sa kaso ng kanyang anak na entrapment ba o na bypass tungkol dyan sa nasa 1.3 million na high grade o cash na Mary Jane. Diba? So, yan po ay isang napakalaking problema talaga at for delikadesa na lang talaga no kung yan eh una pa lang ginawa na ni ano ni Secretary Remulla pagkasangkot pa lang ng kanyang anak ay nagbitiw na siya sa pwesto at siguro ang ating pangulo binitiwan na siya, inutusan na bumaba sa pwesto para hindi ma-impluwensyahan yung investigasyon doon sa kanyang anak kasi napakahirap po na problema ng mga investigador niyan. Pero may iniimbestigahan mo yung anak ng boss mo. Ayoy! Kabay, napakahirap po nun. Bakit? Sabi nila. Bakit? Dahil sa anak mo. Nasaan na? Ipreskon mo rin. Ang sabi ng mga tao, baka daw nga may lumitaw na middleman din dyan sa kaso ng anak mo. At baka mayroon ding mastermind sa anak mo. At sabi ng taong bayan, baka ikaw daw yung mastermind nagpag-i-import ng marijuana. Dahil alam ng mga kababayan namin, nung lumayas ka dito, ano ang ginagawa mo? Di ba gumagamit ka ng marijuana? SOJ, Boeing Remulla. Nako, eya, katulad niya. Dito naman sa payag na ito ni Yusek Bantag, dapat magpakita siya ng ebidensya dyan kasi libel, tingin ko libelous yan. Diba? Libelous yung remarks niya na yan. Kaya challenge daw, bumaba ka na. Kasi ako rin, target ninyo ng grupo mo, ha?
Bucor, para kontrolin nyo yung drug lords doon. Bakit? Nako. Dalawang, nasa PD, ano? Witness Protection Program, pangalan? Si PDL, Igel, ano? Igelberto Durano. Saka si PDL Nonilo Arile, pinapaayos mo para i-release. Pero noon ako, makakita lang akong may napaprocess dito sa mga PDL na binubugbog ko, mga tauhan ko. Ikaw, pinaparilis mo. Step down. Wala ka ng credibility. Disgrace ka sa DOJ. Ginagamit mo ang DOJ para sumikat ka, ano, para sa 2025. Kawawa naman ang DOJ, Mr. Secretary. Yan ang sinasabi ng taong bayan. Kalukuhan lahat kung ginagawa nyo. DJ, bakit niyo po pinakita yung video kay SOJ? Buskos. Ayan, tinanong. Bakit niyo po pinakita kay SOJ yung video ni Kapersi Lapid? Jay, kung ang noong nangyayari sa akin, tinurong ko talaga siyang busko. Sabi niya, para kami magkapatid eh. E di ano, sir, kung baga, kahit wala kang sinasabi, forward mo. Dapat ano to? Sir, ito nga sana, ano bang dapat kong gawin dito? Pwede ko bang kasuhan ito, sir? Wala eh. Tapos sasabihin niya, galit na galit ako. Ngayon, kung sino yung kumuha nitong video na yon. Ayan, katulad niyan, yung video po na yon ay napaka, ano naman talaga, napaka simple lang. At yung pinapakitang mga sasakyan na yan, yung mga nakikita po dun sa video, napakadali lang pong sabihin na kay Bantag yun. Eh ako, kahit itong TV sa likod ko na to, sabihin ko, akin yan, pwede. Yung laptop, ano ba, yung personal computer na yan, mga speaker na yan, lahat yan, akin yan. Ang tanong, totoo ba? Doon sa video na yun eh, napakalabo na kagad dun eh. Hindi po magandang ano yung pagbibideo na yun eh. Kasi ang pinakamagandang patunay sana dyan na pinakita ni Kapersi Lapid, yung mga rehistro ng kotse na kapangalan kay Bantag. Kung video lang, napakadali lang po magturo. Kahit sabihin ko, akin yung mansion na yan, pwede. O kahit sabihin ko na, etong ano na to, etong palasyo na to, kay Tatay Digong, napakadali lang. Pero walang, yung mahirap nga, yung katibayan. Kaya yan, nangyari tuloy, di ba? Kandaletse-letse tuloy sila. Sasabihin niya si Percy Lapid? Hindi ako naniniwalin si Percy Lapid yun. Kasi may dalawang unidentified vehicle doon na hindi naman taga doon sa subdivision na yun. Mayroon akong inutusan mag-imbestiga. Tapos, lumilitaw na yung sasakyan na yon ay connected si Secretary Boying Remulla. Noon pa lang yun. So, Eto, ano natin to, ah, parang sa mga alam niyo sa mga nangyayari sa mga pelikula. Parang ganun eh, no? Alam niyo po, itong sinusundan natin na istorya na ito. Kay Kapersi Lapid, hanggang dyan kaya dito kaya, no? Kaya Bantag, kay Secretary Boying Remulla. Alam niyo po kung ano yung sinusundan natin dito. Parang alam niyo, sa mga istorya, di ba, mayroong mga ganyan na, kunwari, may pinatay. Sabihin, ang nagpapatay yun, yun ay DDN. Tapos malalaman-laman natin ang nagpapatay pala yung ibang tao dahil para yung isang tao na yan ay mapasama. Amo! Parang pelikula, no? Kita mo ang setup? Gusto nila akong palitan nitong katapang way back August. Alam na pala niya yan. Binibigyan ko siya sana ng resignation ko. Ayaw naman niya. Kaya yan ang sabi ng mga taong bayan. Step down, Mr. Secretary, dahil wala na kayong credibility. Alam ng tao yan kung anong ginagawa nyo. Kino-condition nyo ang isip ng tao para... Eto, may kinalaman din kaya dito yung pagpapatigil sa pagbablog kay Bantag. Kasi ayon dun sa vlog ni General Johnny Macanas, meron nga daw pong tumawag sa kanya na isang niyang kaibigan at sinasabi nga daw po na itigil na ang pagsuporta at pagbablog kay
Yusek Bantag. Eh, kaya ba pinapatigil po o pinagbabawalan o kumbaga parang tinatakot na tumigil na sa pag-vlog patungkol dito kay Yusek Bantag dahil nga po ba dyan sa ayaw nyo na makakuha ng simpatya si Yusek Bantag galing sa mga netizen? Ituro ako. Gawain ba yan ng Secretary of Justice? Samantalang yung anak mo, ang daming comment ng mga tao. As yun. Secretary of Justice, kapag nang-involve yung anak mo, dapat step down ka eh. Eh hindi eh. Diba? Sa Japan po, mga TV lang ang kanilang pangalan. Or mabanggit lang sa, ano, sa isang report sa TV, sa isang balita, na sila ay nasangkot sa isang anomalya sa gobyerno. Resign po kagad. Ganyan po katindi mga Hapon. Amo! Or delegadesa. Dito po sa atin, convicted na. Yung iba, nakapagpiansa lang. Nakakakandidato pa pong senador. Ganyan po, kakapal ang muka ng mga trapo at ng mga nasa ano, mga kumakandidato na may, ano, may mga kaso. Ganyan po, kakapal ang muka. Kaya sinasabi ng taong bayan din, pumunta ka daw dyan o kaya tinanggap mo yung DOJ para umingay ka, lumaki ka, pangalan mo sa 2025. Dahil hindi mo kailangan ng pera. Gusto mo lang tumaas ang pangalan mo. Dahil sabi ng taong bayan din, sufficient na daw yung pera mo nung binenta mo yung island cove mo na ginagamit ngayon ng pogo operator ng mga Chinese. So, sabi ng taong bayan, maraming pera yan. Kailangan lang niya exposure para sa 2025. So, sino ngayon ang credibility para sa DOJ secretary? Sana mapalitan ito. Yun ang sigaw ng taong bayan. Subscribe. Ayun. Thank you sa SMNI sa video po nila na ito. At yan nga, yan yung malupit na mga pahayag ni Yusek Bantag. Nakaka-alarma po din itong mga sinasabi ni Yusek Bantag kasi kung totoo po ito, aba, eh kanino pa tayo magtitiwala po? Diba kung ang namumuno po sa DOJ ay meron pong ganito na mga katulad na sinasabi ni Yusek Bantag, nakakatakot po, diba? Eh sana naman makita ito ng ating Pangulo, mapag-aralan. Kasi kahit po ang Pangulo natin, na si PBBM, ay meron din pong hindi maganda na ano, parang terrible daw. Parang gano'n na babanggit niya yung patungkol dito kay Yusek Bantag. Hindi natin masisi ang ating Pangulo dahil ang ating Pangulo ay napaka-busy niyang tao. So umaasa lang siya sa mga binabatong impormasyon sa kanya. So baka yung naibatong impormasyon dito kay PBBM ay yung hindi magandang impormasyon about Yusek Bantag. Yun lang po ang nakakatakot. Kasi nga po, syempre, kapag pangit po at mga hindi po tamang impormasyon na nakarating sa ating Pangulo, makapagbibitiw siya ng salita na hindi tama laban dun sa tao. Siya rin ang masisira. Eh, nako, eh, ingat-ingat po sana ang ating Pangulo sa mga taong nasa kanyang paligid dahil mukhang napasok po ng kampo ng kadiliman ang kanyang gobyerno. Diba? Ang kanyang pamahalaan. So, ayan, sana matapos itong kaso na ito, nalilitaw kung ano talaga ang katotohanan. Tayo, nandito lamang tayo at nagbablog dahil po sinusundan natin kung ano ang totoo at hinahanap natin ang katotohanan kung sino talaga ang pumaslang kay Kaper Silapid, kung sino talaga ang mastermind, kung sino ang utak, at kung ano ang totoo. Yun lang naman po ang ating inaabangan dito. So, ayan, ako nararamdaman ko ang pagkalungkot ni Yusek Bantag dahil nga po, kita nyo, sabi niya, parang sinabi niya na wala ba kaming karapatang yumaman, kaming mahihirap, parang ganun eh. Diba? So, yun, sana magingat pa rin si Yusek Bantag, magingat ang lahat ng sangkot dito sa kaso na ito, lahat ng nababanggit na pangalan dito sa kaso ni Kaper Silapid, magingat dahil kailangan pa po nating malaman ang katotohanan. So, abangan na lang po natin ang mga susunod na
tagpo dito sa teleserye ng buhay ni Kaper Silapid, di ba? Ingatan na lang po ninyo ang inyong mga sarili. At salamat po. Mama chup chup, love you, love you. God bless us all. Pilipinas! God first! Bye-bye po! Ingat po!